Okay, once again, Consuela, turuan ko kayo kung paano mag-register. Okay. So, pag nasa website na kayo, nasa website na kayo, pipindutin nyo lang yung register. Yan, pindutin nyo yan. So, pagka-click nyo, may lalabas dyang last name, first name, middle name. So, unahin nyo yung last name nung prospect nyo. Yung member nyo. So, halimbawa, ang last name niya, matulad nito, yung downline ni Ma'am, ni Ma'am Gem, ni Ma'am Gemma. And, ayun, hindi makikita. And, ay, Lura. Okay, type nyo lang. Tapos yung first name niya, lagay mo dyan. Okay? Tapos yung middle name kung meron. Okay, i-click mo dito kung anong birthday niya. Sa, ayan, birthday, day, saka year. Okay? Yung gender niya, lagay mo rin. Kung male o female. Marital status. Single, yan. Or married. Tapos email address. Pag wala, lagay mo NA. Okay? Not applicable. Okay, sa placement information. Okay, dito tayo nagkakalituhan eh. Ang sponsor ID, siya yung tao na nakapag-invite. Okay? So, yun yung sponsor ID. So, yung ID na yun, yun yung personal ID nyo pag binuksan nyo yung account nyo. Diba? May mga nakalagay. HK1, ganyan. Ito rin to. Yan. Yan. HK1, ganyan, ganyan. Yan. So, yun. So, sa pangalawa, sa upline ID, kung sino yung duduktungan. Yan. Lagay nyo dyan kung anong ID number ng duduktungan. Okay? Kung pareho lang, halimbawa, bago nyo palang member, syempre, kayo yung sponsor, kayo rin yung upline. Kasi bago pa lang, isa pa lamang member nyo. Tapos dito naman, lalagay nyo kung left or right. Okay? Lalagay nyo siya kung left or right. So, alam nyo naman, left and right, diba? So, kayo na bahala dyan. So, sa activation information, username. So, lalagay nyo username. Kayo bahala kung anong username ang gusto niya. Halimbawa, Abet, username niya. Tapos yung password niya, Mariano, pwede. Para lang tong Facebook, di ba? May username, password. Okay. So, dito naman sa user ID, iba naman user ID. User ID, ito yung kasama ng package. Yung parang, yan. HK156314. So, ilalagay mo yun sa user ID. Tapos, doon naman sa security pin na hinihingi niya, lalagay mo naman yung katabi niya, yung security pin. Ayun, security pin, GNRAQ5YWUG. So, yan, ilalagay mo. So, once na malagay mo na sa ID niya at yung security pin niya, isi-save mo na. So, pipindutin mo yung save. Pagkapindot mo nung save, okay na, may lalabas dyan. Hindi yan. May lalabas dyan. Oh, nakompleto na, tama na. May lalabas dyan, nasabihin niya, congratulations, Abet, your upline is ganito. So, makikita mo kung tama yung nilagay mong sponsor ID sa upline ID. So, yun. So, ganun lang yung pag-encode. So, sana marunong na kayo mag-encode. Kung may mga tanong, patanong na sa akin. So, once again, yung sponsor ID, yun yung taong naka-invite. At yung upline ID, dun mo iduduktong. So, maaring ako yung sponsor, ako naka-invite, so, iduduktong ko siya kay, halimbawa na, kay Ruby. So, ilalagay ko yung upline ID. Ang ID number nun is kay Ruby. Okay? Tapos, lagay mo kung saan mo gusto ilagay, left or right. So, once again, so, yan, kung paano mag-encode.